Ang babae ay may maayos at taglay na kagandahan sa loob at panlabas ng katawan. Noon ay wala pang mga karapatan ang mga kababaihan. Pinaniniwalaan nila na ang mga kalalakihan lamang ay may kapangyarihan. Katulad sa larangan ng edukasyon, bilang lamang ang mga kababaihan na nakakapag-aral, tanging mayayaman lamang. Hindi rin pwede na maging pinuno ang isang babae sapagkat hindi sila ito kinakikitaan ng potensyal na mamuno. Sa pamilya naman, ang kanilang tanging tungkulin ay ang magsanay sa paggawa ng mga gawaing bahay at pagsilbihan ang kanilang asawa. Ako si Ronan Kia. Ang aking kasarian ay hindi ko pinili. Ito'y kusang ibinigay ng may kapal at taos puso kong tinanggap ng walang pag-aalinlangan na ako'y isang bakla. Bilang parte ng lipunan, nakikiisa ako sa Batas Republika bilang 9710 o mas kilala rin sa tawag ng Magna Carta for Women. Ito'y isang batas para sa proteksyon ng karapatan pantao ng mga kababaihang Pilipino at naglalayon na tanggalin ang lahat ng uri ng diskriminasyon, lalo na sa mga kababaihan na marginalized o mga babae na bahagi ng sektor na hindi nabibigyan ng wastong representasyon sa lipunan. Karapatan na binibigay ng batas na ito ay ang patas na pagtrato sa babae at lalaki sa harap ng batas. Proteksyon sa lahat ng uri ng karahasan, lalo na sa karahasan na dulot ng Estado. Pagsigurado sa kaligtasan at seguridad ng kababaihan sa panahon ng krisis at sakuna. Karapatan
sapatas na pagtrato at larangan ng palakasan. Isinusulong ng batas na ito ang patas na karapatan sa mga bagay at usapin kaugnay sa pagpapakasal at mga usaping pamilya. Sa mga babae na nakakulong pa rin sa dilim, huwag kayong matakot. Nagamitin ang inyong boses at kaalaman para sa inyong kaligtasan at seguridad. I treat people not by gender, but as a person.